Good morning po mga ka-garden. Ngayon po mag-grab po tayo. Ito na po yung mga RS po na pinutulan po natin. Kung napanood nyo po yung video po namin na yon. Tapos, ito na po yung pwede natin kuhanan na sayon. Ito, mga mother plant. Ayan. Ito po yung tsura ng bulaklak niya na pwedeng ipandugtong po natin dito sa mga RS po natin. Ang kailangan lang po natin ay grafting tape at saka bagong cutter. Ngayon, papalitan po natin yung cutter natin na to kasi madumi po, may kalawang. Kailangan bago po yung gagamitin natin na cutter. Ngayon po, mag-start na po tayo. At saka nga po pala pantag. Ito. Pantag. Mag-start na po tayo. Ito po yung ating pwedeng gamitin na sayon. Ang pangalan niya ay Grape Choco. Tapos ito naman si Fantastic Four. Fantastic Four. Ganda rin po niya. Focus lang natin. Ayan. Ganda po niya. No? Kaya lang nakakahinayang kasi may buds. Ayun. Ito pa. Pero pwede na po yan. Ito pa po yung isa nating pwedeng i-grab, si Pink Betty. Ito yung bulaklak niya, maganda. Ito na lang muna po si Fantastic Four. Yan po ang ating igagrap. Anong variety yan? Fantastic Four. Sa balim to mga ka-garden, ito po yung kinat natin. Bali lang, ano na to? One week na. One week nung kinat natin to. Ito ano? Mm-mm. One week na po na na-ikat po tong RS. Tignan nyo po. May mga bago na siyang... dahon. Sprout ng dahon. Pero yung pong ano, yung sayon na ikakabit nyo, hindi na po kailangan na tatlong araw na intayin pa natin. Hindi po siya katulad na... Kailangan fresh to eh. Kailangan fresh. Yung rootstock lang po ang kailangan na ma-dry po natin kahit pa paano. Yung kanyang ano, katas. Para kahit pa paano, malaki po ang chance na mabuhay po yung graft po natin. Ang ganda. Ngayon, yan, nagtagrap na po tayo. May antabay po akong ano dito, bulak, binasa ko lang. Pwedeng alcohol, pero dahil tag-araw naman po ngayon, tsaka may antabay po akong pamunas ng basahan. Tsaka makakagarden yun pong ano, sa sayon, tansyahin nyo lang po kung gaano kadami yung igagrap nyo, kung gaano kahaba. Kasi baka sobrang haba ng putulin yung sayon sa inyong ano, masasayang lang. Kaya kailangan tansya-tansya lang. Pag di nyo po kasi pinunasan yon, mag-iitim po yan, yung cutter nyo. Yun ang mag-ano ng pagkabulok ng kalawang. Tapos puputol lang po ng maliit. Ha?
ito na po yung nakat po natin na ano. Kailangan po naka-smile po yung may mga mata po yan eh, ito. Tawag po kasi namin dyan mga mata. Ito. Kailangan naka-smile. Mga ganyan po niya. Tapos, patong nyo lang dito. Tapos, wrapping tape. O, stretch tape. Tanggalin nyo po yung kata sa ibabaw. Kasi pagkukos pa po ng bulok yun. Yan po ang mas madaling ano procedure na ano graph kaysa sa V shape. Kasi yung V shape po masyadong komplikado. Yan eh sobrang dali lang ng ang tawag po dito flat graph. Flat graph. Yan. Huwag niyo po masyadong hihigpitan ha. Basta maibuhol niyo lang. Ngayon po mga garden sabi po sa balita papasok kung maaga po yung tag-ulan. Ayan na po yung isang kalaban po natin sa ating adenium. Ang gagawin lang po natin pagka nagano po tayo mag papalit lang po tayo ng media. Para hindi po tayo mabulukan sa panahon po ng tag-ulan. Ayan lang po mga ka-garden, inuulit lang po namin ha? Kasi kung tutuusin po marami na po kaming pagsagot at sinasabi na kung bakit po natin ginagrap yung rootstock kasi marami pa rin po kasi nagtatanong kung ba't daw kailangan pang i-grap itong adenium. Ito po kasi yan, kung makikita nyo po yung pinatungan po natin na yan. Yung pinakapuno po niya, yan lang po yung ano. Ordinary lang po yan. Ngayon, yung pong ipinatong po na yon, yun po yung magandang variety. Pinakita naman po sa inyo ng aking asawa. Ayun. Para mapalitan ng magandang variety yung RS o yung ordinary na adenium. Yun po yung purpose ng paggagraph po. Ano po? Yun po sa mga baguhan po na ngayon lang po nagkakaroon ng Ilig sa adenium. Ayan. Yun po ang purpose mga kakagarden. Papalitan po siya ng bagong at magandang variety ng adenium. Tapos pag nagka-grab po kayo, tanggalin nyo po itong mga sobra na to. Kasi mauna pa pong lumaki yan kaysa dun sa idinugtong nyo. Tsaka nangaagaw ng vitamins. Nangaagaw ng vitamins na imbis na yung vitamins dire-diretso doon sa ating graph doon mapupunta doon sa sprout na lumitaw pero ordinary lang yun. Yun, kailangan tanggalin mo yung mga ganun. Pag sanay na po kayong mag-graph kahit po babaan nyo na pero hindi naman po na lahat eh na bubuhay sa graph.
Basta try lang po kayo ng try pagka ano, kasi nung una rin po kasi kami nag-grab mga kagarden, di marami din po kaming namamatayan, halos talagang nalulungkot din kami nung unang nag-grab kami, but alang nabubuhay. Pero sabi nga, try and try, sabi nga, di po ba, hanggang sa makasanayan nyo na ganun, parang madali na lang pagka kayo na nag-grab, pagkasanay na sanay na kayo. Yung adenium po mga kagarden, na tutuusin, madali lang po siyang alagaan. Basta nasusunod nyo lang po yung tamang pag-aalaga. Tutuusin, di po naman po siya alagain eh. Hindi siya matakaw sa tubig. Gusto niya nakabilad sa araw. Kaya wala pong kahirap-hirap. Nga lang, pagdating po ng panahon ng tag-ulan, kailangan po natin siyang isinop. Ngayon po, kunyari po, nakapag-grab na kayo. Dahil ito pa lang pa naman po ang ginagrab ko, talagyan ko na po siya ng tag. Yun na wag din po ninyong kakalimutan. Yung ID. ID. Mm-hmm. Kaya ang pangalan po nito, ayan. Fantastic Four. Darling, baka magtanong kung ano yung ginagamit mong pang ID. Sabihin mo nga. Ano to eh? Blinds po to, yeah. Yun sa bintana. Sa bintana po. Pinutol-putol lang po namin, tapos ginawang ganito para pang ID. Tapos ayan yung pinantatali. Twist tie. Pag kasi po hindi nyo agad nalagyan ng ganito, magkakamali. Magkakahalo-halo po, lalo't meron kayong ibang variety ilalagay. Ayan. Yan na wag din po ninyong kakalimutan, yung ID. Pwede din po yung ano, yung baraha. Yung plastic po na baraha. Pero mas the best yung blind. Ano? Oo, mas maganda yung blinds. Matagal po kasi mabura at saka lapis ang gagamitin, hindi ballpen. Ayan. Fantastic. Ganyan po itsura niya. Fantastic po. Maganda po kasi po. Bali mga darling, yung ganong kabang, ano, bali ilan grab yun? Ito? Yan. Bali, apat na yung nagagawa. Bali, lima, anim, pito, walo. Siyam. Gaano kaliit po yun? Siyam na may gagrap nyo. E po ba? Kaya pag-aralan nyo kung mag-grap. Basta't nandito lang po kami mga kagarden. Kung may mga katanungan po kayo. At nalilito kayo kung paano mag-alaga. Lagi nyo lang pong panoorin yung mga video namin. Ginawa po namin yun. Para kahit hindi po kami mag-reply sa mga katanungan nyo, doon sa mismong video po na ginawa po namin, masasagot na po namin yung ano ninyo. At pasensya na po kayo kung masyado po kaming nadidelay sa pagre-reply. Ayan pa mga kagarden ha, lalo po doon sa mga bago-bago. Pagka-grab po, huwag nyo munang ibibilad sa araw. Huwag nyo muna din pong didiligan. Pagka nagdilig po kayo, huwag nyo didiligan yung grab. Yung ibabaw. Yung ibabaw. Huwag nyo didiligan yung ibabaw. Huwag nyo didiligan to, Tsaka pag umuulan, huwag din po. Isilong nyo. Bubutasan nyo po yung blinds. Pag ginupit nyo, bubutasan nyo din. Mas tipid po kasi yun kesa yung nabibili na po na gawa na. Sa Shopee po, makakabili kayo. Kaya sa mga mall. Baka tayo.
Nakaka-relax din po kasing mag-wrap. Tapos yung wala po kayong ginagawa naman sa bahay, mag-wrap na lang po kayo. Pwede nyo pa ibenta. Kung napapansin nyo po, hindi ko po hinahawakan yung eto oh, hindi ko po hinahawakan yun at saka itong kabila. Kasi baka po malagyan pa ng dumi. Hindi pa po magtuloy yung wrap. Masarap pong mag-wrap kapag summer. Pag tag-ulan po, medyo marami po ang nabubulok. Dahil malamig po yung panahon. Tsaka nababasa kasi. Ang dilig ko na po nito ay 1 week ko po bago diligan. Tapos, after 1 week, pwede nang ilagay po sa na aarawan na hindi yung full sun po ay yung medyo na anahan lang ng araw. Na aaraw-arawan lang ng konti pero mas marami yung makulim, malilim. Yan. Para po hindi kayo mamali ng pag-a-ID, pagka-grab, lagyan nyo po agad ng ganito. Kaya tanggal ko po yung tubig yung ano, yung katas. Kasi magkukos po ng bulok yun. Tatanggalin nyo muna po ito, yung una. Tapon nyo po. Tapos, cut po kayo ulit. O, yun po yung papatong yun. Yung grafting tape po, nabibili sa Ace Hardware. Sa Shopee. Pati po yung twist tie. Yung po lahat nabibili po yan. Kailan po ang ano nito, ang tubo? Minsan po 1 week nag-i-sprout na. Minsan 2 weeks. Depende po. Depende rin sa variety.
Katulad po niyan, ang dami po niyang ano sa ilalim. Ang daming dahon. Tatanggalin po natin yan. Tapos, kapag may ano na po, sprout na, siguro mga ganito ang pag may tumubo na ganyan na, dyan na po ako nagtatanggal ng plastic para mas mabilis po siyang bumulas. Tapos, pwede na pong i-full sun. Tapos, everyday and daily, pwede na rin. Basta po mainit ha, pero kung napapansin nyo naman po na hindi naman mainit sa lugar nyo, huwag po kayo dilig ng dilig, lalo't hindi natutuyo yung lupa, mabubulok po yung adenium nyo. Kami po kasi napakainit po dito sa Nueva Ecija, kaya ang dilig po namin everyday po talaga. Pwede naman po kayong gumamit ng alcohol sa paggagrap po, nasa inyo po yun. Pero kami po, ngayon tag-init, medyo hindi na po. Nabubuhay naman lahat ng graph. O nga dyan mga kagarden na sana dun sa mga bago, tandaan nyo po yung mga pinanunood nyo po sa amin, lalo sa pag-graph, nang matuto po kayo. Hanggang sa susunod mga kagarden, maraming maraming salamat po sa inyo.